Hello guys! Kumusta na kayo? Sana ay ligtas tayong lahat, lalo na sa mapanganib na panahon ito mula sa mapaminsalang virus. Sana maingatan natin ating mga sarili. Okay, bagaman tayo dumaranas ng ganyang pandemic, tuloy ang mga dog lovers, ang mga newbies sa pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon na magagamit natin sa ating mga sa ating pag-aalaga sa ating mga dog. Okay, sa ngayon mga ka-dog lovers ay ating i-share sa ating mga ka-newbie, sa mga bago pa lang po sa dog training, bago pa lang sa pag-aalaga ng aso, yung ating mga equipment na ginagamit sa basic obedience training. So, since na lahat tayo nagsimula sa una, sa ating pagsasanay sa ating mga aso, magbibigay tayo ng impormasyon sa ilang mga gamit, no? At kasabay nito, i-review na rin natin, magbibigay din tayo ng tip kung ano yung mga gamit na kung saan ay makakatipid tayo pero effective nating magagamit sa training sa ating mga dog. Okay? So, siguro kayo ay meron na rin ano, na mga ginagamit sa mga equipment sa inyong dog training. At marahil iba't ibang ating ginagamit kasi depende po yon sa uri ng training na ginagawa natin sa ating mga dog. Pero basic obedience, meron din mga basic na tools tayong magagamit. Halimbawa, itong ating clicker, itong kailangan kapag tayo ay magti-training ng ating mga dog, basic obedience, bilang sa marker training. Kagaya ng pinakita natin sa ating mga naunang video, ginagamit natin ng clicker upang markahan ang bawat behavior na gusto natin o gusto nating i-shape sa ating mga aso. Later on, ating mag-upload tayo ng video kung paano yung easy step na paggamit po ng clicker training sa ating pagsasanay sa ating mga aso. Okay, isa yan no, na mahalaga. Pangalawa, ito po ang ating lead leash o training leash. Ito po, training leash. Hindi po ito ginagamit sa para ang ating mga aso ay pangmatagal lang gamit, kundi sa panahon lang ng training. Meron po itong purpose kung bakit itong ginagamit. Kung napapansin po nyo, ang lead leash ay walang stopper. Wala po siyang collar. Oh. So, ang purpose ko po kasi nito para ito pag humigpit siya dun sa upper part, no? Ng dog, sensitive yon, mas madali natin siyang mapapasunod, lalo na sa pag-walk, no? Sa healing. So, maraming purpose, depende po kung paano natin yung gagamitin, pero magpapakita yun ng mga video in the future habang ginagamit natin itong leash. Po, pangalauna, meron tayong clicker, meron tayong leash. Okay? So, bukod yan, meron marami kasing uri ng leash, no po? Ito yung ordinary na leash na may buckle na ginagamit din natin. Pero hindi sa training, no? Kapag tayo mag-walk lang, pwede nating i-attach ito sa vest o kaya sa collar ng ating mga dog. So, kagaya na sabi ko, hindi sa ating pag-training. Kaya mayroon tayong tinatawag na training leash. Yun po ang gagamitin natin. Okay. At mayroon tayo kasing tatlong uri ng leash dito. Mayroon din tayo dito long leash. Ito po, napakahaba nito. 10 meters ang haba nitong leash na ito. At meron pang 15 meters, may 20 meters. Depende po dun sa laki ng training field nyo. No, bakit, kung saan ba natin ito ginagamit? So, later on, mag-upload din tayo ng video, ipapaliwanag natin kung saan ginagamit ang napakahabang leash na ito. So, ginagamit ito, basically, upang makontrol ang ating mga dog. Kahit nasa malawak na lugar, bilang pagpapakita ng leadership, kahit siya ay magtakbo dyan sa malawak na lugar na yan, kaya dito sa amin lalawakan lugar, nasa probinsya po tayo ngayon dahil sa pandemic, para tayo makapagpatuloy ng training, nandito po tayo sa probinsya, dito tayo magbibideo. Kontrolado natin ating dog, kahit siya ay magtatakbo dyan, may kalayaan siya, pero tayo pa rin may control, which is napakahalaga po nun para i-demonstrate ang ating leadership sa ating mga dog na lahat ng aspekto ng kanilang buhay ay kontrolado natin. Okay, magkakaroon naman tayo ng demo nito, no? Sa mga susunod nating pag-upload ng video. Ngayon, meron din tayo dito ng collar. Nag-iingay si Ghost, no? Nag-iingay, gusto niyang lumabas. Kung narinig niyo sa ating background. Ghost! Shh! Ito yung collar na ito, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie. Gusto ko kasi itong i-share, kaya ako rin ginawa ang video na ito. Nabili ko po ito sa Lazada. O sa palagay nyo, magkano itong leash na ito, mga ka-dog lovers? Nakikita nyo sa mga YouTube, sa FB page, at sa mga ilang nagbebenta nito, umabot ito ng 1,000 to
2,000 pesos na po. 199. Bili na ito, 999. Yung ganitong klase ng leash. Pero alam nyo, nabili ko ito sa Lazada sa halagang daran 230 pesos. Yan. So, ginamit ko ito, mga kaduglabers, mga kayubi, ginamit ko nito 1 week halos o mahigit pa para makita ko kung okay ba siya. Okay, kung napansin nyo, itong collar na ito, mga kanyubi, maganda siya. Ayan po ang masasabi ko. Gusto ko itong i-review, gusto kong i-share sa inyo kung kumusta ba. Sulit ba yung pera, yung 230 pesos? Masasabi ko po na sulit. Bakit? Pansinin ninyo, mga ka-duglovers, no? Mayroon siyang padded siya sa loob. Oh. May lining siya na breathable. So talagang paglagay ko pa lang doon kay Ghost, komportable talaga siya. Hindi niya ito kinamot, hindi niya ito ilis, hindi siya nairita. Komportable. At yung quality, military grade, mga kuduglabers, napansin nyo, military grade, matibay, makapal, at yung mga tahi okay siya. Bukod doon sa may padded siya. At meron siyang dito strap na pwede nating lagyan ng name ng ating mga dog kung gusto natin. Ano po? At adjustable din siya. Pang medium size dog to, pero kasya sa 3 months old kasi nga na-adjust siya. So, kung mas lumaki pa, yung dog, i-adjust lang natin siya. Meron din siyang D-ring dito, nakabitan ng, kagaya ng binanggit kanina, ito, kung naglalagay natin ng leash, mga ka-dog lover, no? Mga ka-newbie. May D-ring siya na anti-corrosion. Ibig sabihin, hindi agad siya kakalawangin. Maganda siya at, napansin nyo, maganda yung connector niya dito. Hindi siya yung traditional na hinihigpitan na may butas na parang belt. Cobra buckle po siya. Cobra buckle meaning napakadali niyang i-connect at napakadali din niyang i-release. Isipin niyo mga dog lovers, mga kanyubi, sa halagang 230 pesos, nakabili tayo nito. So, quality po siya dun sa mga gustong makatipid at gustong pumugi pa ang ating mga dog, yung mga Belgian Malin, mga pang-uri ng dog. May i-suggest ko po itong collar na ito na ginagamit ko sa aking aso na si Ghost. Napakaganda ng handle niya. Pakita ko sa inyo. Napakatibay niya. Durable talaga. Yung bang feel mo na kapag hinatak mo, kapag tumakbo yung dog, humila siya. Talagang feel mo hindi siya matatanggal, hindi siya mapupunit. Napakatibay niya. At meron siyang tatlong colors kung di ko nagkakamali. Ito yung military na green. No? Meron pang brown o kaki at yung isa ay black. Ayan, depende na po sa inyong gusto. Napakaganda niya mga newbie. At tamang-tama para sa ating mga dog. Hindi siya mumurahin tingnan. At yung look, yung feel, matibay siya. Pwede kayong bumili ito. Okay. At isa pa, meron din tayo ditong vest. Yan. Gusto ko rin lang i-share sa inyo mga ka-dog lover. Usually, kapag nakikita ko ito sa mga nagbibenta, mga private seller, no po, gusto ko siyang bilhin, pero napakamahal. Napakamahal niya. 2,000, 2,000 plus, 3,000. Ngayon, nakakita ko rin silang seller sa Facebook na mura lang siya. Na mura lang. Ilalagay ko sa description ng ating videos yung link para pwede kayo makabili, makontakt niyo siya. Ngayon, gusto kong ang i-share sa inyo yung quality. Kung mura lang siya, pero kumusta naman yung quality? Una, yung mga belt niya, yung mga buckles niya, napansin niyo. Metal, yung nagdudugsong dito sa pinaka-harness niya, no? Kapunta sa chest ng ating dog. Metal siya. At yung texture at yung pinaka-tela nung mismong vest ay napaka-tibay. Makikita mo yung tibay dun sa... makikita po nyo yung pagkakayari. At meron din siyang D-ring dito na ganun din, no? Chrome-plated siya. So... makikita natin na hindi siya basta kakalawangin. Ang maganda dito, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, itong loob. No, napansin nyo, kung kita nyo sa camera. Meron siyang padded siya ng lining nito na breathable din. Malambot siya. So, hindi siya ganun ka, magiging komportable talaga yung ating mga dog. Ito ay half vest lang, meron pang buo nito, mga ka-dog lovers. At kaya ko nagustuhan to dun sa seller, no? Dun sa kanilang post, ay libre yung name. No, may libreng name. Kung ano yung name ng dog nyo, pwede nyong i-customize.
kung magpalit kayo ng pangalan, dog, maganda ito. Natatanggal siya. Pwede niyong palitan. Ang pangalan ng dog ko ay si Ghost. Kaya ito ang pinalagay ko. Ngayon, ang isa pang maganda rito, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, kaya ako may i-recommend sa inyo yung tahi. Tingnan ninyo yung tama ng mga tahi. Solid talaga siya. At yung padded niya, doble-doble. Makikita mo na hindi siya basta bibitaw, hindi siya basta makakalas, ganyan din yung handle dito. Ito ginagamit, lalo na kapag sa protection training. Dito ikakabit yung leash, mga ka-dog lovers dito. Kasi yung isa, sa leeg yun. Sa leeg siya. Ito kasi, sa protection, kapag kumakagat na yung dog, in-encourage niya na lalo yung dog ay hatakin, ano, yung leash para kumagat dun sa bite sleeve. So, ito talaga ang ginagamit. Ibig sabihin, kailangan matibay ito. Kailangan mapagkakatiwalaan to. Itong mga handle niya dapat matibay at hindi mapupunit. Okay, so, pero mahal ang ganito mga equipment kung titingin nila sa mga private seller. Nabili natin ito, mura lang. Ibigay ko nga sa inyo yung link. At depende dun sa size ng dog, ito ang nilagyan ko si Ghost, 3 months old. Pero magagamit pa niya ito hanggang 8 months old siguro. Kasi adjustable lahat. O, napansin niyo, adjustable lahat ito. Dito sa dalawang side, dito sa upper side, ay pwede po siyang i-adjust. Napakaganda niya at quality. Hindi natin masasabing mura. Kapag, lalo na sa personal, kapag nahawakan nyo mga dog lovers, yung quality niya, hindi mo masasabing mura. Pwede nating mabili ito sa online. At kailangan din natin ang lagay ng ating treats o training bag na dito po natin nilalagay yan. Mga kanyubi. Pwede rin na sa likod. So, pero para sa ating mga nag-start pa lang mag-train, mas advisable po ito na ilagay natin sa likuran. Dito sa likod natin. Bakit sa likod? Kasi kung hindi pa tayo sanay at nakikita ito ng dog, madidistract po yung dog. Baka dito lagi siya nakatingin sa training bag na punong-puno kasi ito ng treats, no? Lalagyan natin kagaya ng biskuit. Kagaya nito. Doggy biskuit ginagamit natin. Sa pagtitrain, pwede din po ng hot dog, meat, kaya ng pork, liver, o kaya ay beef, o beef steak. Depende kung ano po yung gusto ng dog, kung ano yung high value para sa kanya ang gagamitin natin. So, ito yung mga basic na kailangan para ng isang nagsimula pa lang mag-train. Kung gagamitin natin tama ng ayos, makakatulong talaga ito. Dito po ay nabili ko rin sa Lazada, mga ka-dog lovers. Okay naman siya, pero kung i-grade ko siya ng 1 to 10, baka ano siya 6 or 7 lang. Hindi ako masyadong nasatisfied kasi doon sa post nila, parang malaki siya. At parang iba, no? Pagdating dito sa personal, medyo manipis siya at maliit siya. So, hindi kasya yung iba pang mga equipment. Kasi yung iba po, mga ka-dog lovers, ibang treat bags kasi ang tawag dito. Dito sa gilid nito, nagkakasya yung mga tennis ball at yung mga poop bags, no? Yung plastic bag para pag nagtupo sila sa lugar ng training. Pero ito, maliit lang. Pero okay na rin. At least magagamit din po natin. Ito yung mga kailangan. At marami tayong mga ginagamit na training equipment gaya ng mga tennis ball para ma-develop yung drive at iba pang mga equipment natin. Ang isa lang, mga bagay lang, mga ka-dog lovers, mga ka-newbie, talagang hindi mura, no? Ang pag-bili ng mga equipment para sa ating mga dog. So, gusto natin gawin ang lahat ng mga gawa para makatipid. Hindi tayo basta bumibili. Hindi rin tayo basta gumagamit ang mga gamit na hindi quality. Hindi po kasi tatagal sa dog training yung mga hindi quality gamit. Lalo na yung mga sleeve na binibili, no po? Kung protection train, bibili ka ng bite sleeve. Huwag kang bibili ng mga mura kasi hindi tatagal yon. Lalo na sa mga Belgian Malinois. Sobrang lakas po ng kailangan ng bite force. Saglit lang masisira kapag hindi quality. Medyo mahal pag quality. Pero ito, may recommend ko sa inyo mga ka-dog lovers sa mga gustong magpapugis ang kanilang mga dog. Ito, may recommend ko po sa inyo. Matibay siya, maganda siya. Kasi nagamit ko na siya bago ko po i-review, bago ko po tayo mag-upload ng video na ito. At lahat ng ito, ay mag-upload po muli tayo ng video para malaman ng mga newbie. Kasi ang ating video po, ating channel po, mga ka-dog lovers, ay talaga nakadesign para sa mga newbie. Saan ba ito ginagamit? Paano ginagamit ang long leash? Itong tennis ball.
itong clicker at itong ating lead leash o tinatawag na training leash na po. Meron pa tayong mga collar dito, choke collar, na iba pa rin ang purpose ng paggamit ito na gagamitin po natin yung sunod ng training. Kasama po natin si Ghost. Inuubi po namin siya dito sa probinsya para makapag-training, makapag-banding. Umalis muna po tayo sa city. Masyadong mataas ang kaso ng mga COVID. Kaya asahan po nyo, mga kaduglovers, mga kayubi, patuloy po tayo mag-upload ng videos namang nandito na kami sa province. At mag-share ng mga impormasyon na lahat tayo makikinabang. Lalo na po yung mga baguhan. Yamang tayong lahat ay nagsimula sa pagiging bago at gusto natin mapasulong pa ito. Gusto natin na ma-develop, hindi lang yung ating kaalaman, hindi ating kakayahan, na mag-train at maalaga ng maayos ang ating mga dog. Maraming salamat at sana magkita muli tayo sa ating mga susunod pa mga video. Stay safe po tayong lahat, mga ka-dog lovers.